Binuhay ni O'Hara ang isang natitirang lalaki sa Lupona na sinalubong nito. Naayon din sa kanila na tagapaglingkod ni Dato Arfana. At alam ni O'Hara sa ginawa niyang yun, ibig sabihin ay naglunsad na siya ng paghahamon o isang digmaan laban kay Dato Arfana. Ngunit nasan nga ba si Lucila? Mga kabagis, umpisahan ng pag-anahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Palike na rin. Salamat. Sa pagbuhos ng ulan ay tumawid ng muli si O'Hara sa bundok. Matapos nitong maiparating ang nais nito sa nagtatago o nagpapalakas na hukbo ni Dato Arfana. Isang taon na nga ang lumipas. At ibig sabihin, isang taon na ring mahigit mula nung nawala ang kapatid ni O'Hara. At dahil doon, kahit na bumubuhos pa ang ulan noon, muling binalikan ni O'Hara ang lugar kung saan sila nagkahiwalay ni Lucila. Naaalala pa niya ang padyak ng mga kabayo at putok ng baril bago nawala sa paningin nito si Lucila. Labis na pangungulila at kalungkutan ang nararamdaman niya habang pinagmamasdan ang lugar, habang bumubuhos pa ang ulan. Di man ito halata sa tubig na dumadapo sa kanyang muka. Di na rin pansin pa ang mga luha sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang paligid. Sabay bulong niya sa kanyang sarili na, "Ama, ina, patawarin niyo ako. Hindi ko man lang nagawang protektahan ang kapatid ko ng mga sandaling yun. Pero ipinapangako ko sa inyo, babawiin ko si Lucila. Kahit makipagdigma pa ako sa lahat ng tribo sa kagubatan." Salita niya na bulong sa kanyang sarili. Matapos yun ay naglakad na ito at sinunda ng daan na nakadikit sa ilog. Hanggang sa kanyang paglalakad ay narating na niya ang nais niyang puntahan. Tumawid siya sa ilog habang bumubuhos pa rin ang ulan. May kasama pang pagkidlat-kidlat. Pagkatapos nitong tumawid sa ilog, mga ilang sandali pa ang lumipas. Katok ng pinto sa bahay ni Lamang Pasyo. Anak! Anak! Boses ni Mang Pasyo. Tay? May kumakatok ata sa pinto. Tignan mo nga yan at inaayos ko tong isang bintana. Gutay-gutay na pala itong takip niya. Napapasok na tayo ng tubig pag may kasamang hangin ng ulan. Salita pa ni Mang Pasyo na nooy nagkukumpuni nga ng bintana nila sa kusina. Kaya naman kinuha noon ni Atara ang isang gasera upang tignan kung sino nga ang kumakatok sa pinto. Sino yan? Tawag pa ni Atara para tiyakin kung sino nga ang nasa labas. Ngunit walang sumasagot. Sino yan? Tanong ulit ni Atara. Ngunit ala pa ring sumasagot. Kaya biglang medyo nag-alangan noon si Atara na buksan ang pinto. Dahil sa mahirap na, baka kung sino ang nasa labas. Ngunit may nagsalita noon sa wikang Espanyol. At medyo naiintindihan naman yun ni Atara ng konti. Dahil na rin nga sa marami namang ganon sa merkado. Mga Kastilang nakakausap nila pag nagtitinda sila ng saging. Tay, mga Kastila. Salita pa ni Atara. Doon ay natigilan si Mang Pasyo sa kanyang ginagawa. At doon ay siya na mismo ang nagbukas ng pinto. At sa pagbukas niya, nakita nila ang apat na kalalakihan sa labas ng kanilang bahay na nakainuporme ng sundalong Kastila.
Pinapasok naman ni Mang Pasyo ang mga ito. Dahil sa pagkakaintindi ni Atara sa mga sinasabi ng mga ito, ay makikisilong lang daw ang mga yun. Tahimik. Tahimik lang noon ang mag-ama. Pero kumakabog ang dibdib noon ni Mang Pasyo dahil sa baka mag-iba ang timpla ng mga yun. Baka dukutin sila. O baka naman ay gahasain si Atara. Ngunit sa awa naman ng Diyos, mukhang mababait ang grupo na yun. At pinagkapi pa nga ni Mang Pasyo ang mga ito. At nang tumila na nga ang ulan, pero medyo may ambun-ambun pa rin, umalis na rin ang mga ito. Pero sa pag-alis ng mga ito, nung nawala na sa harap ng kalsada ang mga yon sa bahay ni Mang Pasyo, nang isasara na sana ni Atara ang pinto. Atara? Biglang kumabog ang dibdib ni Atara sa pagtawag ng pangalan nito ng isang boses ng lalaki na pamilyar. Nang nilingon niya yon sa kanilang parang, naaninag nito ang isang korting kapa na may talukbong. Hanggang sa lumapit na yun, malapit sa kanilang hagdan, itinaas naman ng konti noon ni Atara ang gaserang hawak nito upang mailawan kung sino ang tao na yun. At doon ay inalis naman noon ang talukbong niya. Atara! Ba't ano ba bang ginagawa mo dyan? Isara mo na yung pinto! Gabi na oh! At nang makatulog na tayo, papatayin na natin ang mga gasera. Baka may makakita pa sa atin na ibang Kastila. Makisilong na naman. Nakakanerbiyos. Tay, si Ohera po, nandito. Salita ni Atara, sabay bumaba ito sa hagdan at yinakap si Ohera. Anong opera? Salita ni Mang Pasyo na nabibingi na naman. Hanggang sa pumunta na nga ito sa pintuan dahil wala naman na doon si Atara. Nang naabutan niya na, nakayakap na ni Ohera ang anak nito sa baba ng hagdan. Ohera! Ohera! Nandito ko na pala! Tawa ni Mang Pasyo sa galak. Sabay baba naman nito. At biglang nakiyakap na rin kay Ohera. Ang matindi dito ay siningitan pa niya si Atara sa pagitan nila ni Ohera. Tapos ay parang pinaghihiwalay niya ang dalawa hanggang sa parang naitulak na niya si Atara at siya na ang may yakap kay Ohera. Natigilan na lang noon si Ohera sa pagkagulat. Sabay bitaw na ni Mang Pasyo sa kanya nung naalis na niya si Atara sa pagkakayakap nito. At sinabing, umakyat ka na, Ohera. Umaambo, no? Basang-basa ka pa. Umakyat ka na at makapagbihis ka na doon. Wala naman nang naitugon si Ohera at umakyat na nga ito. Naiwan pa ng saglitan noon ang mag-ama sa labas. Dahil sa may sinasabi pa si Mang Pasyo kay Atara. Anak, hindi dahil sa hinayaan na kita noon na magpatuka. Lulubos-lubosin nyo na. Wala pa ngang kasal na nagaganap eh. Bigyan mo naman ng konting pagkakonserbatibo yung katawan mo, anak. Salita ni Mang Pasyo na medyo pabulong kay Atara. Napasimangot na lang naman noon si Atara. Ngunit sa pag-akyat ni Mang Pasyo sa hagdan, nadulas pa ito dahil sa basang-basa ang hagdan. Aray ko! Doon ay tatawa naman sana si Atara. Ngunit liniwon siya ni Mang Pasyo. Sabay wika nito ng Ano? Tatawa ka pa? Tatawa ka pa ate. Di mo man lang tulungan ang tatay mo na nagpalaki sa'yo. Salita nun. At sa gabi nga na yun, sa pagtila ng ulan, ay nakauwi na nga si Ohera sa baryo Pugto-Pugto. Balik sa dati ang sistema. Kada laba ni Atara ay kasama niya si Ohera. At kada tinda naman ni Mang Pasyo ng saging sa merkado, ay kasama naman niya si Ohera. Pero lingid sa kaalaman ng mag-ama na may mga bagay nang inaayos si Ohera patungkol sa kanyang kapatid na nawala. Sa tuwing ito ay lalabas at pupunta ng kagubatan o kabundukan.
At ang sinasabi na lang nito para hindi mag-alala ang mag-ama sa kanya ay nangangaso daw siya. Di naman yun halata ng mag-ama. Dahil nga sa may bitbit naman si O'Hara na hayop na kanyang napangaso sa tuwing uuwi ito. Kaya't sagana rin naman sa karneng mauulam noon ang mag-ama sa kanilang pamumuhay. Kasama ang bangkilan na isa nangang gabunan. At ayon pa kay O'Hara na nahirapan siyang kontrolin noon ang mutsa ng kanyang ama. Nung nalunok niya na nga ito sa pagtatanong din na mag-ama sa pagkumusta ng mga ito sa ginawa nitong pagsasanay. Nasa memorya lahat noon ni O'Hara ang hirap na dinanas niya nung malunok niya na ito. Dahil ayon sa kanya, sa kwento niya sa mag-ama, na matapos yung unang araw na paglunok niya sa mutsa ng kadatuan, nung unang inawat nga siya ng tatlong magkakapatid, tatlong araw daw siyang di nakatayo noon at nakaratay lang sa papag dahil sa panghihina nito. Dahil sa nangungunsumo ng lakas pisikal ang pagiging gabunan nito, pati ang espiritual na kakayahan niya. Ngunit buti na lamang na nandun nga ang mga tiyuhin ni Atara na siyang umalalay sa kanya at nagpaintindi ng mga bagay-bagay. At marami pang naituro sa kanya ang magkakapatid noon na hindi pa nailalantad ni O'Hara. Nang isang araw, nagpaalam noon si O'Hara sa mag-ama na mangangaso ulit ito. Pero ang totoo ay may nakalap na itong balita sa mga itim na engkanto. Dahil bukod sa lakas at pagiging gabunang bangkilan ni O'Hara, ay itinuro rin sa kanya ng magkakapatida ang lihim na karunungan sa kaliwa na ginagamit ng mga aswang. Kaya't may mga alam na rin itong orasyon para sa kanyang sarili na gamit lamang. At doon ay, ayon nga sa mga kaibigan nitong engkanto, na gumagalaw na raw ang grupo ni Dato Arfan upang salakayin ang kabilang tribo. At yun ang hinihintay ni O'Hara. Dahil sa paglitaw ni Dato Arfan sa lungga nito, doon ay malalantad na rin kung saan nila itinatago si Lucila. Dahil nga sa parang may ginagamit din si Dato Arfan na sa bulag, sa paningin, sa pandinig at sa pang-amoy. Kaya mahirap silang tuntunin ng mga kalaban nila o ni O'Hara. Doon lang din nalaman kasi ni O'Hara na bukod sa may purong dugo rin ng kadatuan si Dato Arfan, ay malalim din pala ang karunungan nito sa aklat ng kalikasan o tagong karunungan. At alam na rin ni O'Hara noon kung paano napunta nga si Lucila kay Dato Arfan. Nanggaling nga yon sa pagiging pisante sa labas. Ngunit kinuha itong muli ni Badara sa pag-uutos nga ni Dato Arfan. Ngunit sa kahit alam pa yon ni O'Hara, ang ipinagtataka lang niya noon ay kung bakit di niya maamoy ang dugo ng kanyang kapatid sa tuwing siya ay naghahanap sa kabundukan o kagubatan. Eh kung umiikot siya doon, ay dapat ay naaamoy na niya ito. Dahil sa lakas ng kanyang pang-amoy noon, ay kilometro na ang layo ng lakas ng pang-amoy nito. Kaya nga't doon ay muling sumubok si O'Hara sa muling digmaan na magaganap sa pagitan ng dalawang tribo na pinamumunuan ni Dato Zain at Dato Arfan. Gaya nga ng dati, parang nagbibiro ang tadhana. Dahil sa pagtakas nila noon ni Lucila sa isang nagaganap din na digmaan na siyang naging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Baka naman magiging sanhi rin ang digmaan na ito upang muling makita ni O'Hara ang nawawala niyang kapatid. At baka nga magkasama na silang muli. Kaya nga't gabi, hindi nun umuwi si O'Hara sa baryo Pugto-Pugto. Habang umiihip ang alimpuyo ng hangin sa bundok, nandito na si O'Hara. At tanaw na nito ang baryo o tribo na pinamumunuan ni Dato Zain mula sa kinalalagyan niya. Minabuti niyang dun muna siya pumuesto
upang makita niya ang paggalaw ng bawat tribo sa magaganap nga na digmaan. Isang malaking tribal war ito, kumbaga, mga kabagis. Tumutunog na ang tambol sa panig ng tribo ni Zaina. At sa dako naman ng ibang bahagi ng kagubatan ay ang napakarami noong sulok na animoy maraming langgam na nakapila na naglalakad papunta sa lugar nila dato sa ine. At yun nga ang tribong dating kinabibilangan ni O'Hara at Lucilla. Pinagmasdan ng mabuti ni O'Hara ang nangyayari sa baba dahil nakatungtong ito sa isang malaking sanga ng puno sa tuktok pa ng bundok at sandali pa ang lumipas. Nakaabot na ang naglalakad na tribo ni Dato Arpana sa nais nilang distansya o pwesto para simulan na ang digmaan. Umayos ang mga yon para sa una nilang pag-atake sa tunog ng isang turotot na gawa sa sungay ng hayop. At dun nga, sa paghihintay ni O'Hara, nagsilip para ng mga palaso sa paligid na may apoy, hudyat ng digmaan ng dalawang tribo. Wala namang pakialam nun si O'Hara kung sino ang mananalo sa dalawang panig na tribo, na minsan nang ang pinagsilbihan ng kanyang ama ang isa doon. Basta ang importante sa kanya ay malaman niya kung nasaan ang kanyang kapatida ng mga oras na yun. At tinitiyak niya sa kanyang sarili na makita lang niya yun ng kahit isang beses. Hindi niya nahahayaan na mawala pa ito. Ibig sabihin, papaslangin niya ang sino mang haharang sa kanya sa pagbawi nito kay Lucilla. At sa rurok nga ng digmaan ng dalawang tribo, tumalon mula sa itaas ng puno si O'Hara. Gamit ang kakayahan nito bilang bangkilan na gabunan, tumakbo ito pababa ng bundok upang hagilapin na ang kanyang kapatid, habang patuloy pa rin ang nagaganap na digmaan. Nang mga ilang minuto lang ang lumipas, narating na ni O'Hara ang pinaggaganapan ng digmaan. Ngunit patago-tago at lumalayo sa mga nangyayaring labanan ito dahil isa lang ang nais niya at yun ay ang kanyang kapatida. Aamoy-amoy na siya noon sa paligid. Ngunit wala. Wala siyang maamoy na dugo ng kapatid niya. Mga amoy ng dugong yanggaw at sa kabilang tribo ang nakakalap dito sa kanyang pang-amoy. At sa rurok naman ng digmaan na yun, lingid sa kaalaman ni O'Hara, naglalaban na noon ang dalawang dato sa pinakagitna ng baryong yun. Ngunit kakaibang laban ito dahil sa figura o nasaan nyo sila ng kanilang pagiging bangkilang aswang. Ito na ang gabi mo, Sain, para mawala ang liderato mo! Tumahimik ka! Ikaw dapat ang mawala! Matanda ka na, Arpan! Kaya mabuti pang isuko mo na ang buhay mo sa akin! Tutal, wala ka namang magmamana sa trono mo! Salita ng dalawa habang nasa anyo ng aswang na bangkilana sa kanilang saglitan lamang na pagdistansya sa isa't isa. Ngunit nagpatuloy ang paglalaban ng mga ito. Habang sa kabilang banda naman, tumatakbo-takbo pa rin noon si O'Hara na patigil-tigil habang hinahanap ang kapatid niya. Dahil alam ni O'Hara na dadalhin ni Dato Arpan si Lucilla malapit sa lugar ng digmaang yun. Dahil sa ugali o paniniwala ni Dato Arpan sa digmaang nagaganap, ay dinadala nila ang mga babae sa digmaan. Ngunit di sila lumalaban. Nandun lang sila sa malapit ng digmaan sa di kalayuan. Dahil sa paniniwala ni Dato Arpan, maling iwan ang mga babae sa tuwing sila ay makikidigma. Dahil sa maaaring salakayin din ng ibang tribo ang mga babaeng maiiwan nila.
at manakaw ang mga ito. Kumbaga, ayaw ni Dato Arpan na mawalan sila ng babae sa kanilang tribo. Dahil nga, yun ang nagpapanatili ng kanilang uri o ng mga susunod daw na henerasyon. Dahil dun ay, sa pagsisiyasat naman ni Uhera sa lugar, nakita nito ang isang kariton na kubo ang mismong katawan nito. Parang karitela. Yun nga lang, mas luma ito kontra sa mga modernong ginagamit na noon. Yun ang sinasakyan o pinagsasakyan ng mga babae ng tribo sa kanila. Alam niya yun dahil pinanggalingan niya nga yun na tribo. Dahan-dahan nung lumapit si Uhera sa mga karitona. Nasa anim kasi yun na karitona na may maliliit na kubo. Di pa niya alam kung nasaan ang kapatid niya dito. Dahil nga di niya ito maamoy. Ngunit kung kinakailangan niyang galugadin lahat yun, ay gagawin niya. Pero may bantay pa sa bawat kariton na yun. Ngunit hindi naging hadlang yun kay Uhera. Binabali ni Uhera ng tahimik ang mga liig noon. Tsaka niya sinisilip ang loob ng kubo. At tama siya. May mga babae sa loob nito. Ngunit sinisenya sa niya na tumahimik ang mga yun. Sa pagbukas niya ng kurtina na siyang tumatakip sa mga ito. Ngunit, ala, hindi niya makita doon ang kapatid niya. Hanggang sa sunod na hakbang niya, papunta sa huling kubo. Isang sibat ang tumutok sa kanyang dibdib. Uhera! Ikaw ba yan? Badar? Tugon naman ni Uhera. Alright! Nabitin ba kayo mga kabagis ko? Ah, di bale, bukas ulit ng gabi. Mahaba itong episode na to eh, kaya pinutol ko na dito kasi di naaabot sa editing natin. So, eto na nga. Nagaganap na ang tribal war. Pero kung sino man ang manalo dito, baka yun din lang naman ang maging kalaban ni Uhera. At syempre, ang hinihintay nating lahat, ang pagkikitang muli ng magkapatid. Sana sa susunod na episode. Ito namang si Mang Pasyo sa unahan ng kwento. Aburido na naman. Ang killjoy mo naman, Mang Pasyo. Oh, siya yung joy, mga kabagis. Shoutout tayo, mga kabagis ko. Shoutout po kay Maribel Lakutab. Shoutout din po kay Dave Midado Kial. Shoutout po kay Glenn Lumen sa Facebook page natin to. Shoutout din po kay Maria Cristina Delfin. Belated happy birthday. Bati ho ng asawa nyo. Ngayon ko lang kasi nailagay dito sa listahan ng shoutout ko. So, happy birthday po. Shoutout din po kay Joshua Ariel Pons. Shoutout din po kay Ruel Pedrera. Shoutout din po kay Julie from Gate 2 Taytay Rizal at sa mga kaibigan niya na taga Guadalupe, Makati. Shoutout kay Sally, Ellie, Mirna at Vicky. Shoutout din po kay Gerson Tibal. Shoutout po kay Renato Malata from Silay. Shoutout din po kay Jonard Bacalso. Shoutout din po kay Adrian Ramos. Shoutout po kay Albert Lalusin. Shoutout po kay Warren Ecleo. Shoutout po kay Jay Isidro. Shoutout din po kay Joren Saison. Shoutout po kay Jessa Lanasas from Tandang Sora. Shoutout po kay Richard De La Cruz. Shoutout po kay Imelda Pascua. Alright, yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.